capitalize nila in the early stage of the game. So welcome to the land of Dawn, ladies and gentlemen. Archangel versus Signal Ultra. Pakilala natin Signal Ultra on the red side. Iba DJ para dito sa Selena Blanc. On this Kufra Hades. On this Harit. Rhea naman para dito sa ating Xburg. And Juji naman para dito sa ating 1-1. At sa kabilang banda naman mga kaibigan, Archangel here. We'll go to Saxa. Uranus Iso naman dito for this Atlas, Escalera for Karin, Ninja Kila naman for this Mincitar, and Kiki for this Farsa, mga kaibigan. So this time, tamang tantsahan lang din naman muna, mga best 2 up. Ito, Sage, talagang feeling ko pipilitin niyan makakuha agad ng level 4, pero yun nga lang, naku, akala ko maagaw. Ay, nagawa ta. Nakuha, at naku, mapapansin natin na 4-man rotation para ma-invade yung kanilang Orange Bob, ladies and gentlemen, at hindi ata ito mako-contest dahil apat na membro to. And now, that is a successful invasion for the Red Bob para dito sa Signal Ultra. Magandang simula para Signal Ultra, Kuya Zeus. Gusto pa nga yata, dumamay dito si Imba DJ, pero yes, napakaganda simula to. Knowing the fact na meron pa silang extra Orange Buff dun sa jungle ng Signal Ultra. So, for this time, feeling ko lang, as early as 2 minutes, level 4 na to agad si Kuya Hades natin, at pwede na itong mag-rotate, kumuha na ng kill. Especially, nako, may 1-1 palang nadagdag ang Signal Ultra. So for their last pick, nako, papalag din pala sa late game ang Signal Ultra against Archangel for this. Good na mga talagang sinecured nila. Pero mga ang magandang titignan natin dito, kung paano nga makakakuha yung ating hari dito. Pero now, low life pa nga dito. First blood for the Escalera dito, ladies and gentlemen. So disengage siya lang muna. Pero Zaman Force, inilatag din natin kung makakasayaw parang hari na dito. Pero may sagot agad dito, Signal Ultra. Ang kanilang funnel ang nakuha, Kuya Zeus. Yun ang mahirap. Yun ang problema. Yun ang mahirap para sa Archangel. Yan ang problema, mga kaibigan. Fina-funnel nila si Kari dito, pero yun nga lang, napatay. So, medyo matidelay yan na a moment of 30 seconds, mga besties. And for Archangel, kailangan dito, tumabataba din kaagad si Saxa and also si Mincitar para kahit sakasakaling maliit man yung farm dito ni Kari, makakapalag pa rin sila. Pero look at this other top lane, 2 against 1, mga kaibigan, si Saxa, grabe. Pero look at this, may backup yan mula kay Keke at Ison, mga kaibigan, pwede na pumeda airstrike. No, level 3 pa lang din pala, mga kaibigan, at yun na nga lang, under the turret, wala nang buhay si Chujin, Imba DJ as well. Papasukin na nga, mga besties, patay, and a successful kill, and another wonder sa trade, mga besties. Uranus will go down as well. Ito pa, oop. Uy, naku, DJ, naku po. And double now, kill. That's a double kill coming from the Farsa. Napakagandang sagot na doon sa ating Archangel. But, Signal Ultra trying to exchange dito sa bottom lane yung objective na kuha nila dito. And now, hindi nila makakontesto, pero first tower pa lang yan. Pero ito yung masasabi natin na yung buy time na nagawa doon sa may top lane, medyo ano yun, ano, medyo matagal para sa Archangel. Kasi kung magdagang ka ng isang dalawang membro dito, pero ito kung mapapansin natin, Ison, that's to secure a kill. Patay na naman dito si parang Escalera, Kuya Zeus. Pangalawang beses na yun, hindi na biro yun, mga besties. And the problem there was, oops, teka lang, si Ison na, oh, tinamaan na, na magaling, pero yun lang, papalag din. Oops, hindi lang tumama ang hook dito from Ninja Killa and disengage for Signal Ultra. Ayun, off-cam kill, mga kaibigan, binawian ng buhay. Doon sa badang baba, si Erea against Uranus. Oh, kanina kasi napatay din si Mincitar doon eh. Sa pool, arrow kill. Ang ganda ng ito yung sinasabi natin eh. Having a Selena, Kuya Zeus, talagang matatakot kang umadvance eh. Kapag tinama ka na abyssal arrow, pero dito na-secure ni Escalera dito yung kanyang blue buff. But yung kalamangan dito, early stage of the game, nakikita natin na nagtatagumpay sa Signal Ultra. Hindi pwedeng magkaroon ng dire-diretso ganito sa Escalera, Kuya Zeus ha. Kasi siya lang yung funnel dito. So, hindi pa nila nararamdaman dito pag nagkaroon pa ng items dito mamaya si Chujit. Yung Harit na at saka yung 1-1 na magiging problema nila dito. Kaya dapat mag-stand out ng, maging play safe dito si paring Escalera sa kanyang carry. Tama nga dyan. Kasi siya na lang natitirang chance dito ng Archangel. Sa kasakali. Kailangan mas maabilis siyang mag-farm dito compared dun sa 1-1 ng Signal Ultra. But the problem here, tulad ng sinabi natin kanina lang din, grabe, mga bestiwa. Pero tulad ng sinabi ko kanina, Signal Ultra, for sure, sila makakuha ng early stage ng game dito because of their 1-1 and because of their Harith and Selena pick. Ayun pa, nakapatay pa si 1-1 sa top. Nakakuha pa ng kill dito, ladies and gentlemen, si paring Chujin plus nakakuha ng objective. So maganda talaga yung nangyayari sa ating early stage of the game for the Signal Ultra. Now, kung mapapansin natin Escalera, napapansin na nila na kailangan niya maging play safe dito. Pero ito, magagangkaba, tatamaan. Pero ito, si paring Hades, mapapatay na naman ata. Zaman Force nilatag, sayaw na naman dito. And now, hindi sapat yung pagprotekta ni paring Keke dito. And now, paring Ison medyo nahuli. And that's another kill
4-H, and now 1-3 ang standing ng final carry dito ng Archangel. Masamang sitwasyon para sa kanila, Kuya Zeus. Oo, tama ka dyan, Toriyama. And for this Ninja Killa, grabe si ano ngayon, ha? Tulad na sinabi ko din nga, for this Harit, level 4 lang kailangan. Uy, muntik pang tamahan. Level 4 lang kailangan yan. Eh, pwedeng-pwede na. Tulad neto sa middle lane Atlas with that ultimate. Pero nga lang, hindi ko connecta and a disengage fair airstrike as well. Pati din ka dito kay Farsa. Okay lang, they're just zoning out the members of Signal Ultra kaysa ma-pressure nga naman sila masyado against the heroes of the Signal Ultra. Nako, sa top lane, no? Ha? 1v1. Oo, tama ka naman dyan. Pero si parin Chujin versus Sasha dito, tingnan natin. Pero I think hindi basta-basta rin talaga mapapatay si Chujin dito kasi may red and blue siya dito. Mm-hmm. Jesus, tama nga naman si Kuya Zeus dito. Nahihirapan sila. Ang kailangan nila dito mag-standard, Kuya Zeus. Mm-hmm. Tamang standard lang, play safe. Kailangan makakuha ng farm yung carry dito. So parang yung mga ibang objective, ibigay na lang kumpara dito sa red. Kasi as far as mag-a-advance sila dito, may Kufra at saka may Selena na talagang mas advantage sa kanila para sa zoning. Oo, tsaka nalalagyan na din ng mga traps halos yung mga bushes dito. So, nahihirapan silang kumuha ng pick-off. The problem here, wala rin silang pang-initiate unless makapag-set up play si Atlas dito, which alam naman natin napakahirap gawin. Kasi nga hindi sila makapag-advance din halos. 4-7 ang ating score. Saksa dito, hindi na titiprim pa. Ginamitan na ng Zaman Force din, mga kaibigan. Isang one-hit na lang. Boom! With a mega kill pa. For that, Harith, mga kaibigan. 4-0-1 standing. Grabe naman din sa bottom lane. Ayun din. Nako po, Ninja Killa. Patay din doon with an off-cam kill. Lalim nun, ha? Lalim na nun. Lalim nun. Kung mapapansin natin, pag may napipick off yung kanilang core dito, na which is si Hades, sagot din yung ibang member dito ng Signal Ultra. And that's the really advantage. And now, mapapansin natin dito, ultimate coming from Izon. And ladies and gentlemen, buti na lang nakasagot para makahinga ng bahagya ang Archangel. Pero din natin kung sapat nga pa ito, Zaman Force inilatag para makakuha lang ng first tower on the middle lane. Basaga. Bawat tori dito, apat pala yung nakuha na ng Signal Ultra, Kuya Zeus, dito. So ito yung potential na talagang makapitalize nila yung buong mapa. Oo. Hindi na makagalaw yung Archangel. So I think kailangan gumawa ng gameplay dito talaga nung carry, Kuya Zeus. Oo nga wala kaso 3 deaths na siya as of the moment. So feeling ko yung funnel for Archangel na ginawa nila hindi masyadong worth it. Unang problema, number one problem doon is na-invade din sila ng orange buff ni Kari, ay ni Harith. Doon pa lang, na-eagles na sila sa early stage ng game. Pero siguro kung nagtuloy-tuloy nakakuha ng orange buff dito yung Kari sunod-sunod, baka makakasabay-sabay din siya if ever against the Signal Ultra. Pero sa top lane, grabe, bumabay. Time na lang si Saksa. Ako po, pinagpiestahan ng tatlo. Pero yun, binigay na kay Chujin. Pakasakit. And now Chujin, yung kanyang KDA dito, Kuya Zeus, maganda-ganda din, ano? Mm-hmm. So this is really disaster kung magkakaroon tayo ng 5-man clash. Kasi Harith at saka si Chujin na ang harap dito ng isang carry. Kung bad kanina lang, nga, sana nga tama ka dun kung makukuha man lang ng kahit bagyang first item. Ngayon wala pang first item, jungle item, level 3 pa lang, meron dito isang carry. Mm-hmm. Now, Feather Extra just to secure ata yung buff, pero nakuha pa din ata. Signal Ultra, ladies and gentlemen. So this is a really not good situation para dito sa Archangel. Oh. As you can see, the gold lead ay mataas na talaga dito para sa side ng Signal Another Ultra. Pero ito, pinasok na Hades. Pinasok sa labas, mga kaibigan. Grabe naman yun. Ito pa, tier 3 tower, tier 2 pa yata. Ninja Killa, nakapag-flicker out lang din naman. Escalera, still not enough pa rin ang kanyang damage. Pero kaya naman itong depensahan with the help of Farsa. Ayan ang kinaganda for Archangel. Kung tower hold lang ng tower hold dito sa kanilang third tower, pwedeng-pwede lang depensahan. They have a feather airstrike para mabilis nilang ma-wave yung minions ng Signal Ultra. But the problem here is mag-o-open yung Lord for the 70 seconds of our game. Magkaka-Lord na. So baka kunin ng Signal Ultra yon at doon na mahirapan ng Archangel. Maka naman dyan, Kuya Zeus. Pero ito, mapapansin natin, Abyssal Arrow, tinamaan si paring Mincitar, pero disengage siya lang. Objective na lang yung ginagawa dito ng Signal Ultra. So maganda yung disiplina na nakikita ko. No? So kahit kasi alam mong lamang ka na, di ba? Mm-hmm. Dapat kailangan mo rin yung disiplina ng, sa ganitong gameplay. And now, I think mapapansin natin dito, hinihintay na lang nila magka-Lord at kung sino magmamaasin pa dito. Pero ultimately, paring Izzon hindi sapat para makakuha. And then, lumipat na si paring 1-1 huli. Ayun. Si paring Farsa dito. And Escalera, tatamaan ba? Woo, nakatakas pa nga pero dito. Mm-hmm. Paring Mincitar, hindi na makakatakas. Isabay mo pa si paring Sasha dito. They really not getting yung kanilang sagot, no?
tinatry nilang magkaroon ng clash pero hindi pa rin talaga sapat yung damage nila. Kay Hits pa lang kulang na. Tsaka kay Saksa din dito, hindi rin siya ganun kakunat para matumagal sa laban sa loob ng stack ng Signal Ultra. But look at this, grabe naman, pinasok na din mga kaibigan for the third tower. Yun lang, nadali na sa Escalera and another one kill there. Imba DJ and Blank has been taken down as well. Si Hits dito baka gagantihan na lang pero hindi na lang din aabutin ng damage output sa bottom lane. On the other side, yun, nakakuha ng third tower, Signal Ultra, because of this 1-1 segue push. Grabe, ha? Grabe naman dito talaga, no? Yung pa. Signal Ultra. Alam nila kasi dito na panel yung kinakaharap ng Archangel. So right now, pag na-off nila dito, si parang Escalera talagang wala nang kakatakutan sila dito sa side ng Archangel. And having an expert talaga, alam natin yung pampabwisit kasi nito eh. Yun nahirapan yung side lane kanina. Oh. The side ng Archangel. And now Signal Ultra trying to get the first Lord para magdire-diretso. Kung nakuha nila to, pwede nilang sub-subin kahit mag-feather airstrike yung isang Farsa, Kuya Zeus. Oo nga, no? Napapasukin to ng Signal Ultra. Oh, mahirap ang sitwasyon ng Archangel ngayon so far. Tapos lumilit na rin ang kanilang base, nagkaroon pa ng Lord sa bottom lane. So this might be the biggest problem of Archangel so far sa stage natin na to, pagpasok ng Lord. How are they going to defend this one out? Pero so far, Signal Ultra na, ba't nalagasan naman sila kanina ng dalawa for that clash? Tingnan natin kung mauulit-ulit o madedepensan pa to ng Archangel. So, tingnan natin, ladies and gentlemen, kapit lang sa cellphone. Archangel, tingnan natin kung madedef nga nila to. Yung kanilang six-man ay nasa bottom lane, pero parang gusto na nilang hindi hintayin. Oh. Kanilang six-man, and look at down si Parin Chujin. Uy, dinipad pa, pero hindi nakalipad. Shutdown mula dito. Pero tatlo ang nahuli ni Parin Iso. Tingnan natin kung itong epic comeback na hinahanap ng Archangel, ladies and gentlemen. Pero the six-man ay nasa bottom lane. Wala dito si Parin Chujin. Minus one para Signal Ultra. I think madedef pa nila ito, Kuya Zeus. Yep, tama ka dyan. At kayang-kaya na this time because of that error of Chujin na pinasok din lang din naman niya kagad dun sa loob ng base. Sinabigyan din mga kaibigan. Pero eto na, Feather Airstrike. Rhea, pasok in na lang din mga base. To aptakbuhan ang Signal Ultra. 3 to defend. Naku po, tuloy pa din ang boxing. Well defended for this Archangel. Yun nga lang, wala na silang third tower dito sa middle lane. The pressure is real. And they're still defending their top lane. Pwede pa, kaya pa. Kapit na kapit pa sa cellphone ng Archangel, ladies and gents. Tamang patience na lang muna. Less error na, depensa lang muna. And I think tumatama ako sa sinabi ko na pagdating sa base defending, kakayanin ng Archangel to because of their far sa Feather Airstrike. Tingnan mo naman, ginagamit na lang din niya just to clear Dominion Waves. At dun sila lumalabang ngayon. Oo, dun sila nakakabaw. Yun nga, malupit, Kuya Zeus eh. Ang mahirap nga dito, ito may sinabi natin. Yes, panel carry. Pero when it comes late game, nagkaroon ng magandang spacing si paring Escalera dito. Dito natin masasabi, carry sa carry. Oh. Lahat ng nanerf na marksman, carry lang talaga yung pinakapaborito na lahat ng marksman user. Mayan lang ang natitirang matatag pa rin sa ngayon, mga kaibigan, mula noon hanggang ngayon, carry is real. Oh. Ngayon, kahit anong i-build mo dyan. Pero look at this for carry, halos sa dalawang item na lang din. 8K farm na rin siya, nakakadikit-dikit. Yun nga lang, 10K nga lang dito for this Harit and 1-1. Ito na, mga kaibigan, bugbugan na naman. Saksa with Half-Life. Pero sayang, yung buff doon, hindi man lang natikman ni Kari, mga besties. Ito na. Ito yung mahirap para sa Archangel. And now, lumipad agad. Napaka-agap ni Paring Sujin. So, alam nila, walang ultimate dito. Si Paring 1-1. Tingnan natin, ladies and gentlemen. Kung mapansin natin dito, alam nila na kaya nilang edep dito. Ang kailangan lang nila ito, more items pa. Siguro yung pang-apat na items na kailangan ng Kari dito. Mm-hmm. Pati may purify dito yung Kari kung sakasakali mga pasukin siya ng Nimba DJ at tamaan siya. Yun nga lang, kung mapapansin natin, kailangan hindi ma-pick off. Kailangan mo huwag ma-minus 1 ng Archangel dito dahil kung hindi, kahit wala nang Lord, papasukin sila dito ng ating Signal Ultra. Tama ka dyan. So, for this Archangel, kayang depensahan mga besties. Ang problema nga ni for Signal Ultra, hindi rin naman nila kayang pasukin ng basta-basta ang Archangel. Siguro hintay sila dito na may mapita sila kahit isa sa Archangel, and that's the perfect time for the Signal Ultra to enter their base. Pero Archangel, they're still holding their line. Yes, wala pa sila nababasag, pero okay lang kasi dumadating naman yung minions wave from time to time. So nagkaka-farm pa din si Escalera dito. Ang problema, tumatagal nga lang ang laban, nagkaka-item yung carry. Yes, tama ka naman dyan. Kasi ang mahirap nga dito, guys, nagpunta sa 1-2-2 rotation, sa 1-2-2 setup yung ating Signal Ultra. Kahit 1-3-1 yung nakita nyo yung light up kanina. Dalawa yung damage dito, which is the marksman, a mage damage, which is unharit, na hindi pa nila nahuli kahit isa. Ibig sabihin nga dito, tama yung sinabi ni Kuya Zeus, kahit merong Minsitar dito, ang lineup ng Archangel, mahirapan din talaga sila. Mm-hmm.
hindi nila na-pick up si Hades dito, meron pa silang Chuji na kailangang harapin. Yun yung mahirap para sa isang carry. Exactly. Tama ka dyan. So, ano, may Hades na, may Chujin pa, tapos meron pang pana naman ni Imba DJ dito. Sooner or later, oo, napakasakit na rin yan. Especially, siguro pag napana niya si, ano, si Farsa, sure kill na yan, matik sa lambot niyan, but there's a second lord of our game. Pwede gawing bait ng Signal Ultra, tapos pag di lumapit ang Archangel, tuloy nila, patay nila. And kung sakaling dadating man ng Archangel for the second lord, patayin na lang nila ang Archangel. That's gonna be a good bait. Pero wala, bibigay na second pero lord. Pero ito sa bottom lane, talagang binabuy time ni paring Rhea para makuha lang nung ating tatlong tagal membro. Yung Lord 2 and Lord 2 is up. Ako, kailangan magtakbuhan na dito yung Archangel. Pumalag pa ata. Kuya Zeus, ayan na. Si paring Judy, ladies and gentlemen, Imba DJ, umaamba lang. Pero nandito si paring Hades, hindi pa inilalatag ang Zaman Force. Takbuhan Araneta para dito sa Archangel. Ito na, nilatag na. Di pa pasapat yung damage dito. Tatlo ang pulado. Samantalang isa lang nakuha sa Signal Ultra. Aray, tinamaampa ng magaling, mga kaibigan. Woo! Killing spree! Killing spree na! Si paring Eskeleto natin dito. Op, aamba. Aamba na nga ba dito? Pa. Op. Pero, naku po, dalawa lang sila titira. Yung minion, naku po, si Escalera doon na shutdown pa. And pretty much that's it for our game number one will be taken by Signal Ultra. Grabe din, mga kaibigan. Sobrang hirap nung ano. Honestly speaking, sobrang nahirapan doon yung Archangel.